بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lagi nating naririnig sa mga lectures ng ating mga scholars, sa ating mga mangangaral ng Islam, lagi nila tayong in-encourage na ayunuhan ang Ayyamul Bidh. Ano nga ba yung Ayyamul Bidh at ano naman ang gantimpala nito at kailan nga ba yan yung Ayyamul Bidh? Ang Ayyamul Bidh mga kapatid, kaya tinatawag itong Ayyamul Bidh kasi sa araw na yan ay bilog na bilog ang buwan. Bilog na bilog ang buwan kung saan kumpletong-kumpleto po ang buwan sa mga araw na yan. At ang gantimpala, pag naayunuhan mo yan, ay para kang nag-fasting ng isang taon. Pag na-maintain mo yan, buwan-buwan. So dito po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinahintulutan itong ayunuhan sa unang pasok ng buwan, sa pangalawang linggo, sa third week o last week po ng buwan ng Hijri. At ang basihan dito po ay ang Hijri calendar po. So dito mga kapatid, si Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabi niya, "Awsani Khalil bi thalathin alla ada'ahunna hatta amuta." Sabi niya, pinayuhan ako ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng isang bagay, nagbigay siya sa akin ng habilin na tatlong bagay na wag kong iwanan hanggat sa kamatayan. Sabi niya, "Sawmu thalathati ayamin min kulli shahrin," ang ayunuhan ko ang bawat buwan ng tatlong araw. So isa yan na ipinayo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wag niyang iiwanan wa salatul duha, ang pagsasagawa ng salatul duha, pagsikat ng araw, magsusunod ng dalawang rak'a, wa nawm ala witrin, at bago matulog ay magsagawa muna ng salatu al-witr. So dito nabanggit din ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa salaysay ni Abdullah bin Amr bin al-As na bawat isa na fasting ay katumbas ng 10. So ibig sabihin, fa inna laka bi kulli hasanatin ashru amthaliha fa inna dhalika siyamu ad-dahri kullihi. So para kang bawat isang araw ay times 10. So pag nakumpleto mo yung buong taon, so yung tatlong araw sa bawat buwan ay times mo lang sa tagsasampo. Ibig sabihin 3 times 10 is 30. So 30 days na yon. So pag nakumpleto mo yan ay katumbas ng nag-ayuno ka ng isang taon. At ang pinakamainam na fasting nito, kahit nasabihin natin na pwedeng ayunuhan sa first week, second week, third week, last week ng month, ang pinakamainam pa rin po ay sa ika-13, 14, 15 po ng Hijri calendar. At yan po ang naisalay si Nabi Dar radiallahu anhu. Sabi niya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha sumta shay'an min ash-shahri, fasum 13 wa 14 wa 14 wa 15. So dito sabi ni Abu Dharr radhiyallahu anhu, sabi niya, sinabi sa akin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag mag-ayuno ka sa loob ng isang buwan ay mag-ayuno ka sa ika-13, 14 at saka ika-15 po ng buwan ng Hijri calendar. Ibig sabihin mga kapatid, ang pinakamainam na fasting ng Ayyamul Bidh ay sa ika-13, 14, 15 ng Hijri calendar. At siyempre, ito po ay hindi po obligado. Ito po ay mabigat na sunnah. Pag ginawa mo, malaki gantimpala, para kang nag-fasting na isang taon. Pag hindi mo naman nagawa, ay wala po tayong kasalanan. So yan po ang tinatawag na Ayyamul Bidh, na ayunuhan natin sa ika-13, 14, 15 ng buwan, bawat buwan na papasok upang makamit natin ang gantimpala na isang taon. So yan lang po mga kapatid. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.